So yun mga idol, meron ka bang kapapanganak na kambing? Ngunit ayaw pasusuhin ng kanyang ina. So huwag kang mag-alala, dahil sa video nito, ituturo ko kung paano natin alagaan ang batang kambing para lumaking malusog kahit ayaw padidiin ng kanyang ina. At kung ano nga ba yung gatas na pwede natin ipasuso sa batang kambing. At kung interesado ka sa aking video, please keep watching and subscribe para updated ka pa sa darating pang mga videos. So nababahala ka ba sa tuwing nakikita mong ayaw padedehin ng anak ng iyong kambing? So bago lahat, ipag-usapan muna natin kung ano ba yung pwedeng dahilan kung bakit ayaw alagaan ng nanay ang batang kambing. Unang dahilan ay masyadong bata pa ang ating kambing bago ito nanganak. Kasi kapag nabuntis ang batang kambing ay may posibilidad na hindi siya marunong mag-alaga ng kanyang magiging anak. Ang tamang edad ng kambing bago natin i-breed ay at least 10 months to 15 months. Pero mas maganda kung 1 year o 12 months. Sa ganitong edad mga idol, ay siguradong handa na sila at siguradong maalagaan at mas maganda ang kanilang magiging anak. Ang pangalawang dahilan ay kung nanganak na dati ang iyong kambing ng isa, tapos ngayon nanganak siya ng dalawa o higit pa. May mga kambing na ayaw padedehin dahil maninibago ito. Ayon din sa pag-aaral ay meron yung mga bali ng kambing o hayop na alam niya kung ilan lang yung kaya niyang buhayin. Kaya minsan tinatanggihan ng kanilang mga anak. Pangatlong dahilan ay kung umanak na ito, huwag natin hawak-hawakan ng batang kambing. Tanging ilong o bunganga lang ito para tanggayin ng mga mucus na nakabara kung meron man, para makahinga ng maayos ang batang kambing mga idol. Hayaan natin dilaan ng nanay ang anak nito para tuluyan makilala niya. At kapag nakamoy ang nanay niya ng kakaiba sa kanyang anak, ay may posibilidad na tanggihan niya ito, kaya hanggat maaari ay iwasan muna natin hawak-hawakan ang anak nito. Unang-una mga idol, dapat makasusunog sapat na kolesterol ang batang kambing sa unang 24 hours nito pagkapanganak, dahil dito nakasalalay ang kalusugan ng batang kambing. Ang kolesterol ay unang gatas na lumalabas sa dede ng ating kambing pagkapanganak nito. Ito ay napakayaman sa antibodies para lumakas ang immune system ng ating alaga. At kapag ang kambing ay hindi ito nakasuso ng kolesterol, ay napakalit ang chance niyang mabuhay. Kapag ang batang kambing ay hindi makasuso ng kolostrum sa loob ng 2 hours pagkapanganak at ayaw pasusuhin ng nanay nito mga idol, kailangan na natin hawakan ito at sa pilitang ipasuso sa nanay niya para makasuso ng kolostrum. Ang alawang dapat gawin ay pwede natin itali o hawakan ng nanay nito para makasuso ang batang kambing. Meron kasi sa una lang ay ayaw ng nanay nito dahil hindi pa ito sanay. Kapag laki natin ginagawa o hinahawakan ang nanay nito, ay may posibilidad na padedehin din niya kalaunan mga idol. Ang pangatlo na pwede natin gawin ay pwede natin kolektahin ang gatas ng kanyang ina at ibe-bottle feeding natin ito. At ito ang ipapadede natin sa kanyang anak. Ito ang pinakadabes at pinakamadaling paraan para makasuso ng maayos ang batang kambing. Take note lang, huwag magbibigay ng milk replacer kung meron namang gatas ang nanay nito. Mas maganda at healthy pa rin ang gatas na galing sa nanay niya. So yun nga nasabi natin kanina na kailangan natin sikapin makasuso ng sapat na kolostrum ang batang kambing. Dahil kapag ito ay hindi nakasuso ng sapat na kolostrum, ay siguradong tagilid ang ating alaga mga idol. Pangalawa ay kung meron tayong kambing na nanganak at nagpapadede rin, pwede tayong kumuha ito ng gatas at ito yung padede natin sa batang kambing. At kung walang wala na talaga makuhanan ng gatas, ay wala tayong choice kundi bumili ng milk replacer. Marami dyan available online, pero kung kailangan na natin,
ay pwede tayo bumili sa malapit na poultry supply. Ito ang binibigay ko kung hindi sapat ang gatas ng kanyang ina. So, ang gamit ko lang ay foster milk. So yun lang mga idol, at sana nakapulot kayo ng aral o konting tips sa video ito. At magpapasalamat nga pala ko sa mga patuloy na nanonood sa aking videos. At kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na idol, dahil napakalaking tulong ito sa akin. At for sure marami kang matutunan sa aking channel. Muli, maraming salamat and happy good farming.